paglitaw ng isa pang anak ng pambansang Kamao na si dating Senador Manny Pacquiao na hindi anak ni Jinky. Sino ba talaga ang tunay sa kanilang dalawa? Dahil nagsalita si Robita Rosa na hindi naman pinakasalan ni Francis itong si Pia. Chika, heto na naman po tayo sa programang punong-puno ng kwentuhan, opinyonan at revelasyon. At syempre, hindi mawawala ang halakhakan. Ito po ay para sa inyo mula sa amin. Tama, Romel Chika? Tama! Kami po ang magbibigay liwanag sa inyong madilim na buhay. Ay, para naman kalungkutan at pag-aalala. Correct. Ayan, at ikaw naman, Barikutot Wendell Alvarez. Aaliwin namin kayo sa aming mga opinyon at sa aming mga showbisika sa inyong panonood lang dito sa Showbizlandia. Pwedeng pakipalitan mo yun, oh. Impromptu natin gagawin. Palitan mo yung intro mo. Okay. Wendell Alvarez, aka Barikutot. Sasayaman kayo at magtatawa. Take 3. Wendell Alvarez, aka Barikutot. Hindi kayo magsasawa sa aming mga opinyon dahil maghahalaka kayo sa aming mga blind item dito lang sa aming tatlo. Tama ba yun? For the last time, Wendell Alvarez, aka Barikutot. Aaliwin namin kayo at manood na kayo sa amin dito lang sa aming mga opinion at sa mga showbiz chika dito lang sa loob ng Showbizlandia. Oh, doon pa lang po sa simula namin, mga kachika. Hindi pa ba naman bitaminang maliwanag na po yan pampatanggal ng inyong kalungkutan? Siyempre po, dito lang sa ating programa, inyong programa, at ito po ang Showbiz Now Na! Ayan! Nakakaaliwa no, umpisang-umpisa pa lang talaga naman. Talagang kinakabisa mo, no? Minememorize mo yon, yung mga spills mo. Oh, siyempre naman, pag hindi mo i-memorize, siyempre, lalo na, kakabahan ka, di ba? Okay, so tinanggap po niya ang hamon ni Wendell, ni Barikutot. Tatanggapin din po natin ang hamon tungkol sa isang issue na pinagpipistahan ngayon. Ito po ay tungkol sa paglitaw ng isa pang anak ng pambansang Kamao na si dating Senador Manny Pacquiao na hindi anak ni Jinky. Ay! Diba? Hindi anak ni Jinky. Matagal na itong kwento ito. Alam mo, actually, isa ako sa mga nakasilip, nakascoop nitong kwentong ito. Ang ina po nitong si Emmanuel Bacosa ay si Joanna. Spotter po siya sa isang bilyaran na laging pinupuntahan noon ni Pacman. No, ito po yung mga panahon na ika nga eh, anak pa ng kamunduhan. Okay. Yes. Si Manny Pacquiao, di ba? Ikinaila niya ito, ang tindino ng labanan na ipinipilit talaga siyempre ni Joanna, tang sabi niya, ako lang ang nakakaalam kung sino ang ama ng aking anak. Ay, totoo naman. Yun. Tanging ina lang naman talaga. Ang nakakaalam nun. Alam mo, naalala ko pa na yan kasi yung sa pelikula ng buhay ni Senator Manny, inilabas niya nila yung parang hindi na siya nagbabaksing, parang naluloko siya sa pagbibilyar. Bilyara, parang kasi parang naging idol niya si Efren Bata Reyes noon. Ito din yung panahon na nagkaroon naman siya ng isang relasyon sa isang aktres na ipinagluluto siya palagi. Why? Ito yon. Ito yon? Ang daming kwento. Kaya kapag ka nagte-text yung aktres na nagluluto-lutuan, nagbabahay-bahayan, sinasabi ni Pacman sa mga kalaro niya, oh, si ano to, oh? Oh, proud. Nagluto na ako. Nagluto na siya. Oh, uwi na ako pagkatatong game na ito, ah. Ay, gano'n. Okay, ayun. Okay. So, ito po yon si Joanna Bacosa. Kami po'y naliligayahan. Kasi nga, sa tagal ng panahon na ito, walang anumang kwento na lumitaw. Ngayon na lang, dahil nagbaboxing na rin si Iman. Correct. At ito na rin yung panahon na talagang lumabas na sa publiko na may picture na with Manny Pacquiao. Ipinagmalaki ng pambansang Kamao ang kanyang anak na si Eman na tulad ni Jemuel ay boxer na rin. Pareho sila na nag-e-ensayo sa Wildcard Gym sa LA. Diba, ang sarap sa pakiramdam na eto yung isang bata na dati ikinakaila tapos ngayon ni-recognize na. Correct. At ang kapuri-puri din si Jinky. Ay, oo naman. Nahanap niya sa kanyang puso ang pag
pagtanggap sa bata na walang kasalanan. Iyon ang pinakamaganda. Diba? Ganda, diba? Kudos yan kay Jinky Pacquiao. Mm-hmm. Oo. Pero hindi lang pa natin nakikita na with picture with Jinky Pacquiao, wala pa. Wala pa. Siguro naman ay makikita natin yan sa mga darating na araw. Mm-hmm. Una muna yung pag-recognize pa lang nung tatay, ang laking-laking bagay. Yun. At saka maganda, sinuportahan nila kung ano man yung itinatahak na karir nito ng batang ito. At saka ganun siguro talaga, no? Kung ano ipinakain mo sa anak mo, yun din ang kahihinatnan. Meron at alam nga namang mangga, mamunga ng santol. Kaya nakakatuwa. Siyempre po si Jinky ay inuulayaw ngayon ng mga issue tungkol sa kanyang pagpe-flex ng kanyang mga ari-arian, ng kanilang mga propiedad, ng kanyang mga gamitan, OOTD, at ng kanyang fest lang. Ayun. Ano masasabi mo? Ay, wala na tayong magagawa. Unang-una, sinabi nga natin lagi, dati napansin na yan, nung kapanahon ng eleksyon, napansin na natin niya, at maraming tao nakapansin, pero dead ma. Magpakumbaba ka naman, tumatakbong pangulo ang iyong asawa, sana naman huwag mo na ipine-flex pa ang kung anong kayaman na meron kayo. Correct. Hindi rin naman na punto. Hindi. E ngayon, mas malala pa. Kasi ngayon, walang okasyon, wala lahat para pag-usapan siya at matignan mo ang pag-unting-unting pagbabago niya. Ay, oo naman. Alam mo, hindi mo maiiwasang itanong sa iyong sarili kapag nakikita mo yung mga pinopost niyang retrato na talaga ang OOTD niya, milyon-milyon na sila. Ang unang tanong na mabubuo sa isip mo, paano man siyang pinupuntahan? Diba? Ah, sa bahay lang naman siya. Oo nga. Sana kung nakikita natin siya na kasama ni Senator Pacquiao na nagre-ribbon cutting, nag-aanak sa binyag, dumadalo sa kasalan. Hindi eh. Ay, wala. Nandun lang sa bahay. Lang, diba? O, nasa likod kaya ng ano mo. Kaya nagtatanungan tao eh. Talagang kaligayahan niya. Oo. Kaligayahan niya yon. At saka pera nila yun eh. Yun naman. Pinaghirapang pera ng kanyang asawa yung kung ano man pong halaga na ginagastos niya sa kanyang kaligayahan. Correct. Diba? At saka kuminsan man, ng mga presyo pa yung mga bag na sinasabit dito sa balikat. Pinipresyohan na ng mga tao. Alam mo, lalo na ang mga bashers, alam na alam nila. Louis Vuitton, ganito, ganyan. Oo, ganyan. Gucci. Magsabi ka na kung ano-ano Gucci. Brand. Gucci. Wala, hindi siya gumagamit ng Gucci. At saka Gucci Cabana. Gucci Cabana. Walang Gucci. 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 Ayun. Ano ba? At saka yung Pindi. Anong Pindi? Pindi. Pindi. Pindi ho. O, yung isa pang mahal na milyon-milyon na talaga. Ay, Hermes! Yung Hermes niya. Lahat talaga, inano niya, winasak niya. Ano pa? Tsaka yung, ano pa? LV. LV. Oh. Ano ba yung LV? Yung lumang bag. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Chanel. Ay, oo, yung Chanel niya. Basta lahat ng gamit niya ay talagang branded. Mayayaman. Totoo yun. At ika nga, wala po tayo talagang magagawa kung yun ang kanyang ginagawang pampaligaya sa kanyang sarili. Bakit nga naman, meron naman na po siyang huhugutin para ipangtustos. Yes. Kanila naman yung salapi, hindi naman tayo inabala kahit na singkunduling, hindi tayo hihingan. Totoo. Ang tanging ano, naiinggit kami. Kaya kapag inggit, tikit! Dapat yung ganyan, inspirasyon, hindi desperasyon. Correct. Diba? Yun yun. Ano masasabi mo kay Jinky? Alam mo, nung una ko nga nakita sa kanya, sabi ko, ang ganda ng mga damit niya. Sabi ko, ano ba, may pupuntahan ba siya? Dapat ito ang ginagamit niya nung pumupunta sa kung saan, di ba? Nung una. Pag may okasyon. Hindi, ang the height, yung pantulog. Ay, ipipikit na lamang po ang kanilang mga mata. Piniflex pa niya yung terno-terno, pati ang brand at presyo. Grabe yun. Di ba? Sobra. Yun yung talagang pansin na pansin ng ating mga kababayan. Pero sa muli, pera nila yan. Oo. Di ba? Walang magagawa. Wala tayong ano magawa. Kausapin mo nga si Jinky in English. Tungkol muna sa kanyang itsura na binabato talaga ngayon ng mga kababayan natin. You know, Jinky? Never mind about the... Never mind na naman. The bashers, so that the bashers will remind you. Marunong ka ba mag-Bisaya? Marunong ka mag-Bisaya? Go! Para mayroong next video sa ila, may translation. Mas maluwag ang pintuan. Go! Jinky, ito ang insulte ko sa iyo, sa imo na... Jinky, ito ang sasabihin ko sa iyo. Na di mo pag ipakita sa ating mga utaw,
sa mga... Anong utaw? Bakla na yun. Walang ano? Bakla na yun. LGBTQ yung utaw, ha? Bakla na yun. Ilong ko naman kasi siya. Okay. Na sana huwag mo lang ipinakikita pa sa ating mga kababayan. Sa mga ating mga iksuundi, ha? Na naka... tingin sa imo da sa may mga picture mo dira na anong dura? Dira. Insulto ko sa imo na hindi mo na pagi pakita ni mga unsa man ni mga picture ni mo diri na may mga suot ka din mga mahal sabi man ni mo. Sabi ba ko ano-ano yung mga nakikita mo? Pero ito lang ang to dinki ang aking insulto sa imo na siguro hindi mo pag-aanong yung mga kung ano man gihatag sa imo na mga ano. Ilong ko kasi siya, hindi naman siya Bisaya. Hindi ka pala Bisaya. Sana sabihin mo na lang, daghang salamat kaayo sa pag-anhin nyo diri. Ayun. Patapos, walay na. Kaso ang layo. Salamat po sa pagpunta nyo dito. Pampiyesa naman. Pampiyesa. Itinura sa akin yan. Ni Manilyn Reynes. Ayun. Kasi magsasapakas sa stage ganyan, di ba? Kasi di ba nagtuturo-turo kami ng CFM noon? Kantahan mo na lang. Ay, hindi ka kantahan ko na lang. Nakita mo ba yung version ni dating Senator Manny Pacquiao? Kinanta niya talaga yung Guns N' Roses. Ay, kalas niya. I wanna lay down in a bed. Ayan, kinakanta yan ng dating senador Manny Pacquiao. Okay, go. I want to lay you down in a bed of roses. For tonight I'll sleep in a bed of roses. With a slip in the bed of nails. Alam mo, magagalit sa kanya talaga nito. Sino ba kumanta niya? Si Bon Jovi naman pala. Ito na mahiga doon sa bed of nails. Mahiga ka sa pako. Oh, di ba? Yun. So, ang atin lang ditong gustong itawid, yung kagandahan ng puso ni Jinky. In pair. Di ba? Doon naman tayo, clap. Na may karugtong dito sa susunod nating paksa na hari nawa ay ganun din ang mangyari kaya Francesca. Ang bata na naging produkto naman ng pagmamahalan ng namayapa po na si Francis Magalona, ang magaling na master rapper, at ni Abigail, di ba naman? So, eto na nga. So, dapat ganun din yan. Siguro at first, pero sinabi ni Maxine, di ba, naririnig niya na ito. Noon pa. I'm sure, nasabi niya rin to sa kanyang mama. Oo. At saka, dati may interview na rin ito si Abigail Rian. Medyo naharang yata ni Pia Magalona. Ang pinagdidiskusyonan ngayon, sino ba talaga ang tunay sa kanilang dalawa? Dahil nagsalita si Robita Rosa na hindi naman pinakasalan ni Francis itong si Pia. Yun ang sabi niya. Ang sabi, Tapos biglang naglabas naman si Pilar Mateo. Na ito daw si Pia at saka si Francis Magalona ay ikinasal sa Hong Kong. 1995. Oo, 1995. Kasama pa raw si Maxine noon. At kasama din si Pilar. Hindi, PR kasi siya ni Francis noon. Kinuha siya ni Pia. Kaya ang mga tumutulig sa ngayon, Pia, it's a tie. Parang gano'n. Abigail, it's a tie. Pareho sila sinasabihan ng gano'n. Correct. Kasi may lumulutan na kwento, bago pala maging Francis M. si Pia together with Francis M., may nauna pa. Ayun nga, yun yung mahiwagan lalaki na Lim ang apelido. Correct. Ikinasalman si Francis at si Pia sa Hong Kong, wala pa rin visa dito yon. Ay, tama. Kasi, dahil hindi pa anal yung kasal niya kay Mr. Lim. Ayun. Kapag anal na, tsaka pa lang, magkakaroon ng visa yung kanilang pagpapakasal. Ay, kaya, diba? Kamasalimuot na kwento. Kaya itong kanilang produkto na si Francesca, sana tulad ni Eman, ni Eman Bacosa, matuto rin tanggapin ang pamilya ni Pia Arroyo at ang kanilang mga anak ni Francis natanggapin. Oo. Wala namang kasalanan yung bata. Pero ito, nananahimik lahat sila eh. Mm-mm-mm. Ang Magalona, sila Maxine, sila nananahimik sila. Pero nag-post si Maxine na Rest in peace, Papa. Siguro ibig niyang sabihin kasi may tinatawag tayo na blackening the image of a dead person. Siguro ibig niyang sabihin, nananahimik na pong matagal ang tatay ko. Ilan taon na siya? 2009 pa po siya nagpaalam. 2023 na po ngayon. Sana patahimikin na lang po natin ang kanyang kaluluwa. Yun
yung kay Maxine, oh, di ba? Kasi 15 years eh. Mm-mm. Di ba? Bago naglabas yung si... Totoo. Ano, na hindi rin naman natin maaagaw kay Abigail. Oo. Mm-hmm. At saka kay Francesca. Kasi bawat tao naman po ay may karapatan na hanapin yung kanyang lugar sa mundong ito, di ba? Oo. Hindi naman po pwedeng ibang tao lang ba may karapatang mabuhay. Ay, oo naman. At habang panahon magtatago na lang sila. Correct. At ang maganda nito, wala naman silang hinahabol. Wala. Yun. Hindi sila humihingi. Wala. Mm-hmm. Ang sabi nga raw ni Francis, bago nawala, namaya pa, sabi ni Abigail, huwag mag-alala dahil iiwan naman sila ng maayos. Pero wala namang naiwan sa kanilang anumang propiedad. Oh, diba? Oh. Yun. Kaya, question po ngayon, sino ba talaga ang pinakasalan ni Francis Magalona? Ito lang ano, sa aking opinion na, opinion ko lamang po ito, sino man ang pinakasalan o hindi ng Master Rapper, ang mahalaga, naging bahagi sila ng nakaraan ng buhay ni Francis. Yun naman ang nakamagandang nangyari sa buhay nila. Diba? Kahit hindi pa pinakasalan, ano bang, nagmahalan eh, wala tayong magagawa. Correct. Diba? At hindi pinili ng bata na siya yung maging produkto ng tinatawag nilang hindi legal na relasyon. At sino ba ang legal? Ikaw nga namang nagtatanong. Diba? At itagtog pa natin, sino ba ang walang may kasalanan? Diba? Sino ang? Sino ang hindi nagkasala? Pero yun sa akin lang, dapat wag na nila idama yung bata. Yun nga, yun ang nung nakarang episode, yun ang ating pakiusap. Hindi, pero ngayon kasi nakikita ko, kinakalkal nila yung ano ng bata eh. Diba? Tapos sasabihin pa nila na yung bata daw, tumatakbo ngayon ng iski yata dun sa ano. Hindi! Yung nanay niya, si Abigail, tumatakbong kagawad. O, sa Cavite. Hindi. Pero yung ang pinakamasakit lang kasi, bakit kakalkalin nyo yung ano ng bata? At saka, unang-una, si Francesca, kung meron po siyang talento na ihahain sa atin, katanggap-tanggap kung magaling yung bata. Kung hindi naman, nasa atin po ang desisyon ng pamimili. Kung kaya nating tanggapin o hindi. Correct. Diba? Tama, at ito naman si Abigail, bakit natin siya bibirahin? Porque kumakandidato, nakagawad sa kanilang lugar. Eh, hindi naman buboto ang mga tayo. Ay, oo. Ambassadors ba? Kayo, hindi naman buboto doon. Kung ano din ang gusto niyang ialok sa kanyang mga nasasakupan o mga kababayan, sila magdedesisyon. Hindi tama. Tayo, hindi yung mga pumapansin. Tama, diba? Oo. Kung manalo siya, di mas maganda. Mm-mm. Diba? Okay lang yon. Kung ikaw ay tatakbo, nakagawad, ano magiging ano mo sa rally? Sige, anong jingle mo? Ah, yung jingle ko? Siyempre. Na siyempre, bahagi ka ng SNN. Ikaw si Barikutot. Sa tono ng ano tono? Itaktak mo. Ayan. Alam kaya niya itaktak? Alam ba itaktak mo? Itaktak mo. Itaktak. Ganun yun. Di ba pwede rock na lang? Sige, rock na lang. Okay. Francis, end naman tayo. Sige, go. Tinatanggap namin ang hamon mo. Barikutot, go! Ito si Juana Alvarez, tumatapos sa inyo, kaya inyong ibuboto. Parang hindi naman rap yun, ino. Diba dapat eh, Wendell Alvarez, ang aking pangalang alam nyo. Pero diba mas sikat ba? Ako sa tago ring Barikuto. Ganon. Wala man akong ngipin, pero may puso ako. At sagana ako sa pagtupad ng tungkulin. Ayun, ang ganon. Talaga bilib ako sa'yo mag-compose ka eh. Kaya nanalo ka eh, no? Diba? Nang ano? Diba yung isang ano? Ako, tama na nga. Huwag na yan. Ay, alam mo, pinag-usapan natin noon yung mga awitin na iniwan sa atin ng Master Rapper. Nakalimutan kong banggitin. Ano? Gustong-gusto ko po yung Cold Summer Nights. Kasi ito ang binanggit niya. Ano yung kaleidoscope? Oo, kaleidoscope. Anong kaleidoscope? Kaleidoscope. Paano ba yung kaleidoscope? Mga kababayan ko na lang. Mga kababayan ko, nais niyong malaman nyo ako ay Pilipino. Nais kong malaman nyo. Nais kong malaman nyo. Nais kong malaman nyo na ako ay Pilipino. Kantahan mo ngayon itong si Abigail at saka si Pia Arroyo, yung sa parang magkakasundo sila. Ano sa palangay mo? Yung naaayon sa sitwasyon nila. Okay, yung ayon sa sitwasyon. Plakado dapat sa senaryong nagaganap ngayon. Nakantahan ko siya ng Listen! Listen! To the crossroad! Meron mang
listen to the crossroads? Ayan. Listen. Listen. I'm alone to the crossroads. Anong to the binabasa mo na anak ko? I'm alone crossroads. The crossroads. I'm alone to the crossroads. I'm not a home in my own home. Listen. Not listen to me. Oh, nobody will listen. So, hindi sila magkakasundo. Eh, pag ganyan naman ang kanta, hindi balay na habang buhay sila magkaaway. Oo. Kasi naantay pa natin kung magsasalita si Pia. Kaya antayin na natin. Palagay ko hindi. Hindi magsasalita si Pia. Hindi. Siguro, sa kanyang edad ngayon, natuto na siguro siyang mamili ng gyera na papasukin niya. Ganun naman eh. Habang nagkakaedad ang tao, hindi lahat ng issue ay sinasagot. Pipiliin mo na lang. Ayun. At sa tingin ko, ganun din si ano, ayaw na rin sumagot niya kung magsalita. Sino? Si Abigail, di ba? Tapos na yung kanyang ano eh, magsasalita. Tapos na eh, nailatag na niya yung buhay nilang mag-ina. Okay na yun. Naipaliwanag na niya kung ano naganap nung nakaraan. Tama na sa kanya yon. Tama, kasi for 15 years nga, naitago niya yun. Yung ngayon pa kaya. Yes, diba? Totoo yan. Pagkatapos ng apat na dekada ng pagtatambal, pagmamahalan at paghihiwalay, muling binulabog at pinakilig ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ang kanilang mga tagahanga na matagal nang nag-aabang sa muli nilang pagsasama. At may bonus pa, ang produkto ng kanilang pagmamahalan na si Casey, ang pinakamaligayang anak sa mundo nung Biyernes ng gabi. Kinakiligan ng buong bayan ang pagbabalik sa nakaraan ni na Sharon at Gabby. Hindi na halos magkarinigan sa MOA Arena sa lakas ng mga sigawan, palakpakan at padyakan ng manonood. Naging emosyonal naman si Sharon nang kantahin ng Ikaw. Hindi niya napigilan ang paghagulgol habang yakap ang anak nila ni Gabby. Nakiiyak ang lahat sa parang pagkabuwag ng pader sa kanilang pagitan at muling pagkabuo ng tulay. Congratulations, Sharon, Gabby, at Casey. Hay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ayan ako, heto na po. Mga kachika, ang talaga naman pong walang humpay sa kanilang malayuan at malapitang pagsuporta sa atin. Boy si Karagay. Marichu Firmacion Espiritu. Tita Jolie Paras. Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China. And of course, si Mama Noemi sa Cavite. Tito Abel and Tita Nene Ulanday. Freely and Laramie Abrego. Of course, huwag kayong aano-ano dyan. Ediletada. Dribble and Mama Lota. Salamat po sa panahon, Shoni Sebastian, Dan Clavicilia, James Vincent Amarete and Mama Dang, Direk Franny Zamora, John and Ching Bautista Silverio, John and Ching Bautista Silverio, Letlet Kokabo naming mahal, Catherine Beautiful Amos, ang Rampadora pong Reyna ng Sydney. Yes. Of course. Kiri Bacos of E.W. Villamedica in Bangkok and the most generous woman of all time, Dunya Lilichua. And of course, Tito Henry and Tita Lilichua, maraming salamat po sa pagmamahal. Kailan ba? Hindi na. Wala nang plano. Habang maramo lock. Ang makina. Okay. Sino magbabato? Siyempre, ang ating subject for today ay isa siyang female personality. Ito siya, masasabi natin na talagang sumikat at namayagpag ang kanyang ganda. Ang pangalan? Oo, ang pangalan niya, ang ganda niya at ang tangkad niya. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Wow. Very international lang dating ang buhay niya. Talagang nagkaroon ng pangalan talaga siya at hinangaan talaga siya. Napakaganda naman kasi talaga. Pero alam mo, ay nakakaloka lang. Ano? Kasi mahirap siguro pagkaibig sabihin yung sumikat yung pangalan mo. Siyempre, hindi mo maitago na hindi mo makailan na kahit sino makakita sa'yo, kilala ka. Oo naman. Ang ibig niya sabihin, mahirap i-maintain. O kasi minsan, ito siya nakikita ng mga tao. Saan? Sa isang busy street. Busy street. Naglalakad-lakad. Lakad ng lakad. Lakad. Habang naglalakad-lakad siya, akala ng tao, kasi siguro, nakikita siguro ng tao, baka yung damit niya, hindi naman maayos. At saka yung itsura niya, hindi naman maayos. Puro kilalang kilala pa rin siya. Ay, na ito siya yung dating ano, ganito, ganun. Ngayon, nakakala ng tao, namamalimos siya. Ay, napagkamalang pulubi. Ay, napagkamalang, ganun na lang ba? Paglakad siguro, akala siguro scavenger.
Oo. Sa gandang yun, ha? At saka sanay talaga sa... Sanay talaga sa bahay. Oo, sanay sa lakaran talaga yung talagang may ano ba. May pitik yun. True. Bakit naman kasi naglalakad nang hindi nag-aayos? Eh, beauty queen siya. Ay! Yun nga ang mahirap doon, eh. Siguro baka siguro gawa. Siguro yun ang hindi niya mapigil na ano niya. Yung kanyang... Lakad ng lakad. Di ba meron kasi kuminsan tripping na tinatawag? Ah, nag-trip. Oo, di ba may sabi yung laughing trip? Diba may mga laugh trip. Oo, laugh trip tapos may eating trip. Eto naman. Siya naman walking trip. Okay. Siguro ano, yung mga nakakita siguro sa kanya ay nagtataka. Kasi ang na-expect nila, yung beauty queen na talagang... Kustura? Bonggang-bongga. Kaya nga. Ilang beses pa lang nakikita siya naglalakad sa kanya na yan. Lalo na pagkagabi, mga hapon. Mga hapon na. Oo, siguro naisip pa siguro ito magandang rampahan nito kaya lakad siya naglalakad. So ganon, ang itsura niya hindi ayos. Oh, hindi ayos, hindi naman ibig sabihin nag-gusgusin. Hindi presentable. Hindi naman ibig sabihin nag-gusgusin siya o ano siya. Kundi siguro hindi rin siya nagbisang maayos. Kasi siyempre, bilang isa kang beauty queen, hindi makikita na taong talaga postura ang lata. Naririnig ba nila? Nagsasalita ba ito habang naglalakad at rampage ng rampage? Nadidinig ba nila yung, "You're barking on the wrong dog"? May ganon? Oo. Magano ba? Baka naman gumagayang, "Pak! Pak! Magaling narinig ba nila para makasigurado sila na nagsabi na, "Don't judge my brother, he is not a book." Ay, alam mo. Siguro nga. Pag siguro, pag talagang narinig talaga nila yan, Ayun na, kumpirmado yun. Sana kung narinig nila na habang nagra-rampage, eh, lumalakad eh. "I would like to thank my father and my mother, especially my parents." Wala naman silang nagiging. Wala, basta naglalakad. Baka hindi naman siya yun. Baka nga. Sino ba yan? Hindi, pero siyempre naglalakad. Bigyan mo nga kami ng clue. Binigay mo na yung clue, ah. Nagbigay ka. Kargada mo yan, produkto mo yan. Oh. Ikaw ang nagbato. Dapat ikaw. Ang siguro pinakamagandang clue nito sa kanya, basta nanalo siya sa... Corona ito. Isang international beauty pageant. Beauty pageant? Palagay ko, hindi pageant, yan pageant. So doon siya nanalo, kaya siguro hindi niya paniwala na nanalo siya. I would like to thank my long-legged legs. Mabuti lang nga, hindi niyan habang marampay, hindi siya gumaganon . Diba? Ganito na lang, para makaintindihan kayo at tayo, kausapin mo in English. Kasi ito ko yung blind item. Nakilala niya sa paganyang-ganyan. Ay, magaling mong English yan. Sige, labanan mo! Showbiz personality. Female showbiz personality. I would like to thanks that you are now a very good... I would like to thanks. To think siguro. I would like to think that you are now a famous personality, so that's why you just be proud, but do not be anger. Don't not be anger. Sinabi ba niya yon sa entablado? Don't not be anger with me. Be happy with me. Sinabi ba niya yon? Yung bago sumasabihin? Oo. Do not be anger. Ano pa? You just be happy. Okay. That whatever I do. Because this I'll do it for you. Parang ganun. Because this is my... Looking to my heart. Because this is my trip. My trip? Uy, huwag ka naman ganyan. Trip to Jerusalem ba to? Because I want to see that this street is full of audience. So that's why I will full be walk. Full of audience? Ay, grabe. Yung publiko, ibig niya sabihin. Full of audience, so that's why I will walk here as a international model. Sabihan mo yung anak. Kasi yun naman ang panahon niya. Oo, yun yung sabihan mo yung anak niya. Yung anak, and to you, daughter. Oo. Kasi yun ang makapang ano mo. Ay, oo. Go! And to you, daughter. Ano ba pangalan ng daughter? Ano ba pangalan ng daughter? Boko mo lang. Dali! Auntie, your daughter, please tell your mom that do not be going outside that without fit your OOTD. Nakakaloka. Pakisabi sa nanay mo na huwag siyang lumalabas ng bahay na hindi maayos ang kanyang outfit.
Ganun yun. Oo, oh, no, going outside. Ano ba masasabi mo dun sa anak? Ano masasabi mo? Hindi ba sabi niya, eh, ano daw siya? Ano ba siya? Boys daw yung anak. Alam mo? Pero inamin ng mother. Oo. Oo, di ba? At saka ano, naka-ano yan, documented yan na meron siyang karelasyon. Ay, oo naman. Totoo yan, oo. Siya ba yung ano, beauty queen na dumalo sa isang ribbon cutting na nung naghagis ng barya yung may-ari, nakita siya sa ilalim ng mesa. Namumulot din. Pulot ng pulot ng pulot na gano'n. Tapos-tapos na raw ang pulutan ng pera. Andun pa rin siya sa ilalim, naghahanap pa doon. Mapagkakamalan nga na namamalimos, pagkaganon. So, ay, nako. Alam mo, si Tito Manny Garcia, I'm sure, naglalaro na sa utak niya sila ni Tita Norski kung sino ito. Pero ito din yung nasa lubong mo, di ba, sa hallway dati na sabi mo, parang tumataba ka. Hindi, kayo nga dyan yung pumapayat. Eh. Ano ba yung sabi hindi. Niya? Hindi. Ano sabi niya yun? Parang nadagdagan ang timbang mo, sabi nung kasamahan ko reporter. Payat lang kayo. Payat lang kayo, kaya niyo ako napapansin. Oo. Oo, nagtala. Yun ang sinabi niya talaga. Adi yung ano na lang niya, yung senador din. Diba? Oo, senador din. Senador. Parang galit ka pa sa amin. E bigla ka na lang, yung senador din, e sabi sa atin. Senador din? Sino senador din? Oo! Oh, relasyon din niya. Yung sa banga, nagluluto ng tilapia, tinataan. Kasi basta, naman, maganda naman kasi ito nung kapanahon. Ay, super! Super talaga. Isa lang ang masasabi natin. Talagang, you're barking on the wrong dog. Yun na yun. Yun yun. Okay! Ano ba dapat gawin kasi? Naku, mag-subscribe na po kayo at mag-like at mag-share at pakisama na rin po ang Rommel Chica Network. Maraming pong salamat. At direct Beverly Verhel, bumagsak na ang niyebe sa Toronto. Dobleng ingat ka na anak, mahal ka namin. At wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Nissin. At please, don't skip! At ito yung aming na short na tinatawag, ito yung Showbiz Now na official. Suportahan nyo ang aming TikTok. Paano ba maglakad yung BI mo? Nakaganon yan. Oo, nakaganon yan. Naka, ano magtawag doon? Naka shoulder up ba yun? Oo, sige. Atas yung kamay. Tapos nakaganon yan. Yung emote yan, magaling yung emote yan. Ay, super. Ang ganda-ganda niya pati. Kaganon. Paano? Go! Alam mo, para siyang suso. Ay, suso! Aba, bakit? Bakit ganito? Aba, suso. Suso pala. Hindi, para siyang suso, gumagulong-ganon pa, di ba? Oo, kasi... Paano maging beauty queen si Wendell? Paano post mo? Kasi ako, pak! And the winner is Miss Philippines Barikutot! Pak! Tingin sa camera, pak! Pak! Alam mo, pagtingin niya sa audience, nagaling sa na. Ay, naku, eto na naman po tayo, mga kachika. Talagang sarap-sarap na naman po ng episode na pinagsaluhan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat. Salamat po, Nanay at Wendell. And Barikuto, thank you. Maraming salamat po, Rommel at Tita Christy. Gusto ko yung nakaganong ka. Maraming salamat. Parang lumang bakla. Ano ba? Yung ang tawag pa eh, nung araw, di ba, sa mga LGBTQ. Bada? Bada forever. Ang galing niya, no? Interes, ang galing. Sharp? Oo. Huwag na ulitin yan, ah. Hanggang sa muli, at ito po ang ating programa. At ito ang... Showbiz Now! Thank you. Ayan.